Hello kabayan, mag-a-apply ka ba ng abroad? Sa Canada, sa Australia, or sa New Zealand? I-try mo to. Non-fee charging agency, Stop House. Diyan ako galing. At ngayon, tatrabaho na ako sa Canada. At wala po silang hinihingi ng placement. Kaya, grab mo na. Ito naman yung tanong ni Ate Esther Johnny. Ilang months po ang process? Yung process ko dati sa Stop House, umabot ng 1 year and 6 months. Bakit? Kasi COE, nagkaroon ako ng problema sa COE kasi yung isa hindi ko nakuha, so kailangan kong kuhanin. Pangalawa, school credentials. Yung high school ko naman na diploma hindi ko rin makita at nawala, so kailangan kong pumalik sa school para humingi ng Form 137 or anything na magpapunay na nanggaling ako dun sa school na yon. And pangatlo, NBI. So, dahil sa haba ng process ko, napasong na yung NBI ko. So, kailangan ko na naman magpa-renew. Yun. Pang-apat, sa mga kadahilanan nun, yung passport. Kaya tumagal kasi expired na yung passport. So, kailangan naman magpa-renew. Tapos, yung PIOS ngayon, sa mga nag-a-apply ngayon, ha? PIOS, wala kayong PIOS. Pag walang PIOS, so, kailangan mo na namang mag-register. Yun, yung mga sinasabi kong pinagdaanan ko, kumpletuhin nyo na bago kayo magpasa para tuloy-tuloy yung process nyo sa pag-apply Canada dyan sa Pilipinas. Ang pinakamabilis na process is 9 months dun sa kaibigan ko. Sa first batch namin, siya ang pinakamabilis, 9 months, nakaalis na siya papuntang Canada. Ako ang pinakahuli sa mga batch namin. Dahil meron pa. Kaya tumagal kasi sa medical, nagkaroon ako ng problema sa medical. Malabo yung x-ray ko. So, kailangan mag-sputum. Kailangan mag-re-x-ray uli. Nakatatlong x-ray ako bago ako makapunta ng Canada. Kaya yung kabaliktaran ng mga ginawa ko, mga pagkakamali ko, yun ang gawin nyo. Magkumpleto kayo ng dokumento, tapos maging healthy lifestyle kayo para tuloy-tuloy yung pag-a-apply nyo dito sa Canada. Yun lang ang may bibigay ko sa inyong tips para wala nang problema sa mga sa pag-a-apply nyo. Dire-diretso na kayo. Wala nang aberya. And syempre, kailangan nyo lang din ng tiyaga at tamang paghihintay sa mga bagay-bagay. Sagutin naman natin yung tanong ni Ate Pascal 08. Sir, need po bang experience? Diretso ang sagot. Kung sa Pilipinas ka mag-a-apply, kailangan talaga ng may experience. For example, hinahanap nila cabinet maker. 3 years of experience. 3 to 4 or 5 years experience. Kung wala kang experience about cabinet maker, hindi ka nila papansinin. Kahit anong na-applyan mo, sabihin na natin housekeeping, kunwari sa Pilipinas merong applyan. Tapos wala kang experience. Ang hinihingi nila is 1 to 3. Alam mo na yung sagot. Kung matatanggap ka ba o mapapansin yung resume mo. Yun yung diretsang sagot ko sa iyo. Kung mag-a-apply ka sa Pilipinas sa agency. Maraming salamat. And for more tips and information about applying in Canada sa Pilipinas, i-encourage ko po kayong manood ng aking YouTube channel, Takashi Sapida. And sumasagot din po ako ng mga katanungan niyo po doon. Maraming salamat po.